So kanina nga sa laban nga nito ng Milwaukee Bucks at ng Brooklyn Nets ay na-videohan nga itong si James Harden na nagre-react nga about nga dito sa free throw routine nito ni Giannis Antetokounmpo. Dahil napakatagal nga talaga ng free throw routine nito ni Giannis at pati na rin napakatagal niya nga rin bago nga siya tumira matapos makuha niya ang bola. Halos 15 seconds ang kinakailangan niya para sa kanyang free throw routine. Wala pa yun ng bola, mas kapag binigay niya sa kanya, meron na naman siyang isang routine na halos 6 to 8 seconds nga ang tinatagal. At ito nga naging reaksyon ni James Harden dyan at mukhang galit nga siya at naiinis siya sa sobrang tagal nga ng routine nito ni Giannis Antetokounmpo. Para nga rin nagre-reklamo na nga siya dito sa referee, bakit nga daw gano'n sobrang tagal. At alam nyo ba, nung nakaraan itong si Giannis ay na-violation niya, 10 second violation, dahil nga sa napakatagal niyang free throw routine, nabigyan nga siya ng 10 second violation. Pero mukhang hindi nga na-apekto si Giannis dahil ganun pa rin, napakatagal nga rin, medyo nabawasan nga lang. Para nga hindi nga siya ma 10 second violation. So yan nga, medyo nairita at nainis nga ata itong si James Harden sa tagal ng free throw routine nito ni Giannis Antetokounmpo. At ito namang si Anthony Davis sa kanyang live stream sa Twitch sa kanyang gaming channel ay natanong nga siya about nga sa kanyang injury sa groin area. Sinabi niya, eto, panoorin nyo. I feel good though, chat. Groin feels real good. You know? Trust me, we gonna be ready for next year. We gonna be right. Trying to get my job. They try to, I don't know what happened. At matapos nga nasabihin na ito ni Anthony Davis na okay at maganda nga raw ang pakiramdam ng kanyang injured groin or ayos na nga siya, sinabi niya nga rin na trust me, will be ready for next year nga daw. At mukhang naghahanda na itong si Anthony Davis para sa kanilang gagawing championship run para nga sa kanyang Lakers team next year dahil nalaglag nga sila unfortunately dahil nga sa mga injuries. At para nga sa ating huling balita at huling update tungkol naman ito sa batang player na si Zion Williamson. Dahil lumabas nga ang isang report na sinasabi, multiple sources have told The Athletic that certain family members want Williamson on another team. Sinabi nga rin dito sa report na the New Orleans Pelicans have been unable to put together the right elements to make Zion Williamson and his family happy. So yun nga lumabas na report na ito daw si Zion Williamson at ang kanyang pamilya ay hindi masaya dahil hindi pa nga siguro nakakapasok ng playoffs or hindi pa malakas ang team na ito ni Zion Williamson sa New Orleans Pelicans. At gusto na ata na ito ni Zion at ang kanyang pamilya na mag-compete na nga sa playoffs yung parang kay Ja Morant at kay Luka tas kala Trae Young. So sa side nga ng pamilya nito ni Zion Williamson, maintindihan naman natin dahil very talented player nga itong si Zion at siguradong kayang-kaya niya makipagsabayan nga sa playoffs. Pero sa side naman ng New Orleans, dalawang taon pa lang naman din itong si Zion naglalaro sa kanila. Kulang pa siguro ang panahon na dalawang taon para nga sa team nito ni Zion Williamson na i-put together isang malakas na team na magko-compete nga sa playoffs. Pero sa tingin ko naman itong team ng New Orleans ay kakayanin na makapasok next year sa playoffs dahil may mga veteran player nga na nadagdag sa kanila at magpapalit na nga sila ng head coach nila. So abangan nga natin kung ano bang moves ang gagawin itong New Orleans Pelicans para nga maging masaya itong si Zion at ang kanyang pamilya na naglalaro dito para sa New Orleans Pelicans. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe, syempre mag-subscribe na din everyday. Meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!